Una at ang Ebanghelyo ay nagsasaad at tinuturuan tayo kung paano tayo magmalasakit sa kapwa-tao, lalo na sa mga may hirap. No? Kasi alam naman natin na tayo ay inilalang ng Diyos, o ipinanganak tayo, hindi para sa sarili lang natin. Na sabi nga natin, no man is an island. Kaya may kapwa-tao pa rin tayo na dapat alalahanin. Ang ating pananampalataya, no, ayon sa theology, hindi lamang yung buhay natin dito sa mundo ang dapat nating isipin. May tinatawag kasi sa theology na eschatological aspect o eschatology. Anong ibig sabihin nun? Na dapat tayong mga nilalang ng Diyos, no, na sumusunod sa Kanya, na mayroon pang buhay sa kabila. Yun yung kaharian ng Diyos. So lahat tayo ay inaanayahang maranasan ang Kanyang kaharian pagdating ng panahon. Kaya tatlong bagay ho ang binibigyang halaga eh. Death, judgment, and reward. Kasi siyempre, lahat naman tayo makakaranas ng kamatayan. Ayaw nyo ba mamatay? Ayaw nating mamatay. Pero darating po yan sa atin. Di ba? Kaya yun ho yung isa sa mga dapat nating alalahanin. Kaya may eschatological aspect yung buhay natin. Kaya pangarapin natin, isama natin sa ating gawain sa araw-araw, paano tayo pupunta roon. Yan. Kasi alam ko, lahat tayo, marami tayong gustong gawin dito sa mundo. Ang dami-dami nating gustong iplano sa mundong ito. Pero may mga foreigner pala tayo. Do you understand Tagalog, brother? Friend mo ba siya? Ha? Do you have any friends here? Or you're alone? Okay. Bahala na kayo mag-translate sa kanya. Ayun nga, yung sinasabi ko, ang dami nating gustong gawin sa mundo. Gusto natin magtrabaho, gusto natin gumawa ng kabutihan, gusto natin mabumuo ng pamilya, etc. Kaya lang nalilimutan natin na paano pag wala na tayo dito? Kasi kasama yun dapat eh, sa ating iniisip. Remember ang sabi ng second reading, yung ating sa ating pananampalataya, huwag nating kalilimutang mamuhay tayo sa kabanalan. Kaya ho tayo nagsisimba eh, di ba ho? Hindi naman kayo nagsisimba para lang makita ang inyong mga crush sa buhay. Hindi naman kayo pumunta ng simbahan para matulog. Hindi naman kayo pumunta ng simbahan para malamigan lang kayo ng aircon dito. Nagsisimba tayo para lumago tayo sa ating pananampalataya. Kaya yun ang ibig sabihin nun. No? Kaya isipin natin yun, huwag natin iwala yan sa ating, sa ating pamumuhay sa araw-araw. Well, yung pagiging banal, mahirap po talaga yan. Kasi ang tao ay, sabi ni Rico Puno? Ang tao ay marupok, di ba? Mahina. Marami tayong kahinaan eh. Pero hindi tayo nananatiling mahina. Gusto natin palakasin itong kahinaan natin. At sino magpapalakas nito? Si Lord. Itong mga ginagawa natin. Kasi isa sa mga dapat nating alalahanin, meron tayong misyon, lalo na sa mga kapwa natin. Yung mga alalahanin natin sa buhay, totoo po yan, our own family, no, yung mga malalapit sa atin. Pero meron pa hong mga tao na nangangailangan. At ito yung mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. At ginagamit tayo ng Diyos para sa kanila.
Kasi hindi naman ho tayo, bawa, sabihin na natin, papasok tayo sa kaharian ng Diyos, sa langit. Pagpasok niyo po doon, hindi naman tatanungin ni Lord, nagsisimba ka ba? Ilang beses ka nagsisimba, nagdadasal, etc. Ang tatanungin sa'yo, bago ka pumasok, anong ginawa mo sa kapwa mo? Opo. Kasi akala natin, magsimba, okay. Magdasal, magdovina, etc. Kumanta, magbasa, magmisa, makakapasok na. Eh, ano nang ginawa mo sa kapwa mo? Diba? Ang isa, sa, isa naman talaga utos ng Diyos eh. Mahalin siya kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo at sa kapwa. So, it boils down to one, love. Kung yung pag-ibig na yan talagang bumubukal sa puso ng bawat isa, nako, sa palagay ko wala nang kaguluhan eh. Sasabihin kasi natin, bakit to? Hindi ho ba sapat magsimba na lang, magdasal? Yes, importante rin po magdasal at magsimba. Lagi nga namin yan ini-encourage eh, di ba? Pero sana, nagbubunga po yung mga ginagawa natin ito. Yung pagsisimba natin, nagbubunga ng kabutihan para sa kapwa-tao. Abay, kung ang iisipin mo lang kaligtasan mo, abay, kulang yan, kapatid. Dapat yung kaligtasang nararanasan mo, yung kabutihang nararanasan mo sa Diyos, ibahagi mo naman yan sa kapwa-tao para meron tayong no, natutulungan, umakyat, umangat din sa kanilang buhay, sa kanilang kasalanan. Kasi minsan ayaw na nating makialam. Ito ho nagiging problema natin kung bakit naiiwasan nating tulungan ang kapwa natin. Lalo na yung nangangailangan, lalo na yung mga nasa kapahamakan, lalo na yung ayaw natin ma-involve. We are so indifferent. No? Yun ang isang masakit na ano eh, na ugali. Yung very indifferent ka sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo, lalo sa kapwa mo. Di ba ang sakit nung nandyan ka, pero parang hindi ka nag-e-exist? Nangyayari ba yan sa inyo? Sa pamilya, di ba? Parang pag nagkakagalit na kayo, parang hindi ka nag-e-exist sa harapan niya. At yan ang hindi magandang mangyaring ugali ng tao. So we have to open our hearts, no? Our minds sa kabutihan ng Diyos. Kaya ito po yun. No, gusto natin, lahat tayo naman eh. Sino gusto balang araw pumunta sa langit? Sino? Sorry na lang, sa ayaw pumunta sa langit. Alam nyo na, saan kayo pupunta? No. O, magkita-kita tayo ron, no? Kung magkikita-kita tayo. Kasi baka mamaya matulad tayo sa mayamang, no? Ano bang ginawang masama ng mayaman? Wala ko siyang ginawang masama eh. Pero wala rin siyang ginawang kabutihan doon sa taong nangangailangan. Kaya sabi sa kanya ni Abraham, di ba nagpasasa ka sa buhay mo noon? And this is also what Amos said in the first reading. Di ba nagpasasa ka noon sa buhay mo? Na akala mo yan na lang ang buhay mo noon doon sa mundo? Hindi mo inalala meron palang kabilang buhay? Na ngayon, naghihirap ka. Itong pinabayaan mong mahirap, no, naghirap, talagang nakaranas ng maraming hirap, inaaliw ngayon sa kaharian ng Diyos. Ngayon, anong gusto natin? Maging mayaman? Saan? Anong gusto natin kayamanan? Pera? Salapi? Bagay? O yaman ng pagmamahal? Yaman ng kapayapaan, yaman ng pananampalataya. Yan po yung ano eh, no? Yung dilema ng tao eh. Alam ko, meron talagang tension na nangyayari sa buhay natin eh. Minsan gagawa tayo, gusto natin gumawa ng mabuti. Pero mas maraming ginagawa tayo na mali.
Sabihin na natin, part of our weaknesses, as I have mentioned earlier. Pero, huwag natin kalimutan, may Diyos na gusto tayong iligtas. May Diyos na gusto tayong iangat sa kalagayan natin ngayon. At damahin natin ito, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sana po, may salitang ito na ipinahayag sa atin, yung Eucharistia na lagi natin tinatanggap, magbigay sa atin ng lakas at ng inspirasyon na maging banal sa harapan at sa paningin ng Diyos. Pagpalain tayo ni Lord.